Okay. Katuloy ito guys, nung pan natin kanina, na-end ko siya. Kasi may nangati kanina sa aking ilong, eh kinamot ko. Popost ko lang sana, eh napindot ko naman na yung end. Kaya katuloy na ito, ha? Okay, so part 1 yun, part 2 ito. Okay, so nasaan na tayo? So here is our equation for our parabola since it opens upward. And for us to be able to identify all the points, yung coordinates ng mga points na ito, we should identify yung equation ng ating parabola. Okay? So, there's no problem with our series or our center anymore since we have already 0 and 0. Identify natin yung ating given. Okay? So, kailangan natin ngayon ng value ng h, value ng k, at saka value ng p. Okay? So, our given here, we have already our center, which are, the coordinates are 0 and 0. And then we also have there a point. Okay, we have there a point also whose coordinates are 300 and 100. Okay, and then we also have there another point. Okay, which has the coordinates 150 and y. At y yung ating hinahanap. Ayan, okay, yung y ang ating hinahanap. And of course, for us to be able to get all the, tulad na sabi ko kanina, yung mga points na ito ay kailangan nating makuha yung equation. So, kailangan din natin ng 4P. Ano ang value ng 4P natin? Okay? So, for us to be able to find our 4P, gagamitin natin yung point na yan. Okay? At saka yung center natin. So, that will become, isasubstitute lang natin siya dun sa ating equation. So, x minus our h is 0. Quantity squared equals 4p is unknown. So, that will remain as 4p. And then, y minus, okay, 0. Ay, nag-ano na naman ako. Okay, so, x squared equals 4p times y. Ayan. So, isasubstitute natin ito, itong given na point na ito, para makuha natin yung 4p na yon. So, ang x natin ay 300 square equals 4p times, ang y natin ay 100. Okay? So, next ay, i-divide natin siya sa 100. Okay, 100. So, 300 times 300 is 900,000. Is it 900,000 or 90,000? 90,000 lang, ma'am. Okay. Okay, 90,000. Okay. Over 100 equals 4P. So, ang ating 4P ay... Ang ating 4P equals, cancel natin yung dalawang 0, okay, 900 ang ating 4P. Ibig sabihin, meron tayong equation na x squared equals 100 or 900y. Ayan, okay? So, since meron na tayo nito, makukuha na natin lahat yung points na yan. Okay, given one of the coordinates, makukuha na natin lahat yan. So, ang hinahanap natin ay yung coordinates ng point na ito. And alam natin na ang kanyang x value ay 150. So, ready na tayo makuha yung ating y value. So, substitute lang natin yung 150 doon sa x na yon. Ayan, so equals... 150 squared equals 900y. So, what is 150 squared? Okay? Pwede naman kayong gumamit ng calculator. Okay? 150 times 150 equals 22,500 equals 9. Oh, sorry guys. 900y. Ayan, sinubstitute natin ito doon. Okay, yung given natin na 150 and y. Okay, and then divide both sides by 900 for us to be able to get our y. And so we have to cancel that. So 22,500 divided by 900, we have 25. Okay, therefore,
yung nagsusupport daw na tower dito ay may 25 feet high. Okay, 25 feet high ang tower na yon. Okay, so if you have any question on this problem, you may write your question or comment down below. Okay, are you ready for our next problem? Let us proceed to our next problem. Our next problem is, ayan, still about parabola. Ayusin ko lang guys ha, ayan. Okay, so na nasa number 4 na tayo. Ayan, so it says here, a searchlight has a parabolic reflector, has a cross section that forms a bowl, bowl. The parabolic bowl is 16 inches wide. Ibig sabihin, ito daw ay 16 inches wide. Ayan. Oops. Nagkilo siya. 16 inches daw siya. From rim to rim. Ayan. From dito daw hanggang doon. And 12 inches deep. So, this is 12 inches. Ayan. 12 inches. The filament of the light bulb is located at the focus. So, yung filament daw ng light bulb ay nasa focus. So, nandito siya. Okay? Somewhere here yung ating focus. So, nandiyan din yung filament ng light bulb na yan. Okay? The question is, we have two questions here. What is the equation of the parabola used for the reflector? And letter B, how far from the vertex is the filament of the light bulb? Ayan. So, yeah, analyze ulit natin yung ating given. So, since wala siyang binanggit na center, then we can assume that our center is at 0 and 0. Okay, so ang center natin, so here are our given. Ang center natin, the coordinates of our center are 0 and 0. And then, we also have here a point. Okay, may point ulit tayo doon. Na ang point natin ay, since this is 16, so kalahati niyan ay 8, di ba? Ibig sabihin ang length na ito ay 8. So that is our x value. So 8 yung ating x, and then ang y natin ay yun, oh. Okay, that is 12. So we have here a point 8 and 12. Ayan. So alam ulit natin ang ating equation ay x minus h quantity squared equals 4p and times y minus k, since open siya upward. Okay, so again, tulad ng ating ginawa kanina, kailangan nating makuha muna yung 4p, di ba? Para sa ganun, magawa natin yung equation at makuha rin natin mamaya yung focus, kasi nandun yung pangalawang question. Okay? So, kailangan natin yung focus mamaya for us to be able to identify yung distance from the vertex to the focus. Okay? Ito pala, vertex to the focus. So, equation muna tayo. Ayan. So, we have here, again, ang ating h ay 0, ang ating y ay 0. So, pwede natin i-simplify ulit yung ating equation as x squared equals 4p times y. Ayan. So, para ulit makuha yung 4p, i-substitute natin yung ating given na point. Okay? Tulad ng ginawa natin kanina. So, ang 8 natin ay, ang x natin ay 8. Nag-advance reading si ma'am. Okay? So, 8 squared equals 4p times, ang y natin ay 12. Ayan. So, again, we have to simplify that. So, 64 equals 4p times 12. And so, we are going to divide both sides by 12 para makuha natin yung 4p natin, which is equal to 64 divided by 12 ay ilan? 64 divided by 12 ay 5 and 1/3, or
5 and 1 third, that will be 16 over 3. Okay, 16 over 3. So we have our equation. Ang equation na natin, isasubstitute lang natin yung 4p doon. So magiging x squared equals 16 over 3y. So ito na yung ating equation ng ating parabola. Okay? Next, the question is, how far from the vertex is the filament of the bulb? So, ito yung ating vertex. Okay? So, sabi niya kanina, yung bulb daw natin or yung filament niya ay nasa focus. So, kukunin natin yung focus. And we all know na ang focus ay P, di ba? Yung focus natin ay P from what we have learned in our discussion last 3 weeks yata. So, ito yung ating what do you call this? Parabola. So, here is our vertex and here is our focus. And 0 and P siya. Ibig sabihin, ito ay P. At yung ating from the vertex to our directrix is also P. Ayan. Okay. So, ibig sabihin, ang 4P will be, ay ang P natin is equal to, andito na siya, P, divide lang natin ito ng 4 para makuha natin yung P, or cross multiply, simply cross multiply, so magiging 16 over 12, or that is equal to 4 over 3 inches, or our P is equal to 1 and 1 third inches. Ayan. So, that will be our answer for letter B. The filament of the light bulb is 1 and 1 third inches away from the vertex. Kasi yun yung distance ng focus natin from the vertex. Okay? So, as simple and as easy as that. So, this is the answer for our letter A and this is the answer for our letter B. So, again, if you have question on this problem, just comment down below. Okay? Pero sana ulitin nyo muna bago kayo magtanong, baka sa pangalawang beses ninyong panoorin ay maiintindihan nyo rin. Okay?